Good morning everyone. Once again, welcome sa ating online service and we're still on the team Sharpening the Axe. Pag sinabing Sharpening the Axe, ang unang word na pumapasok sa akin is in the word edge. Ano ba ang ibig sabihin ng cutting edge? Narinig niyo ba ang salitang the cutting edge? Usually it is a phrase or an idiomatic expression na ang ibig sabihin ng cutting edge is they are pioneers. They are always up to date. They are thinkers. They are movers. They are shakers. And they always make things happen. And right now, I want to introduce to you a certain person na kung saan masasabi natin he's on the cutting edge. Tingnan natin itong taon to. Ang pangalan niya is David Foster. Ayan, David Foster. Hindi yung singer, ha? But this one, he's a world champion wood chopper. Wow, world champion wood chopper. And then he has held the world wood chopping championship title for 21 consecutive years. Grabe. 21 consecutive years. Walang nakatalo sa kanya sa loob ng 21 years at siya ang palaging champion. Ito matindi. He has won over 1,000 titles. Diba? Cutting edge talaga tong taon to. I watch his video sa YouTube. Talagang kitang-kita rin kung gano'n niya kalakas. Hatawin yung axe niya talaga to really cut down the log or yung pole. Talagang pag hinataw niya talaga, nagliliparan yung mga kahoy. So, I encourage you to watch the video on YouTube. Ayan, si David Foster. Talagang masasabi natin merong cutting edge. But in a spiritual sense, ano ba ang ibig sabihin ng cutting edge? Pag sinabing you're on the cutting edge spiritually, ibig sabihin you have the Holy Spirit. You are sensitive to the movement of the Holy Spirit. And you're always aware sa movement niya. Or kagaya ni David, he's attuned to God. Or you're the one on the center of God's will. May sinasabi sa Chronicles, sabi doon, sa 1 Chronicles 12:32, sabi doon, of the sons of Issachar, men who understood the times with knowledge of what Israel should do. Grabe, no? Men who understood the times. Naiintindihan nila yung mga nangyayari sa paligid. And hindi lang basta-basta halos understood the times, sabi rin, with knowledge of what Israel should do. Ibang translation nga sa The Voice translation, sabi rin, political savvy man. Pag sinabing savvy, savvy means shrewdness and practical knowledge, the ability to make good judgments. Ayan, and ibig sabihin na savvy, talagang kapag may mga problems or difficulties or crisis, they have the ability to make good judgment. Kagaya ngayong pandemic natin, ngayong may COVID-19, do you have the ability to make good judgment? Are you savvy in these times of crisis? Ayan ang ibig sabihin ng on the cutting edge. Kaya ang title ko ngayon ay, yan, the cutting edge. What is your cutting edge? Is your edge still sharp? Matalas pa ba ang edge mo? Or maybe you lost your edge? Siguro, hindi mo ginagamit. Bihira mo lang gamitin. At ito ang isang pantanong, in case you lost it, nawala na yung cutting edge mo, hinahanap pa rin ba yan? O may plano ka bang hasain ulit? Kaya pag inilay-nilayin natin ngayon yung salita ng Diyos sa tabi ating the cutting edge. The company of the prophet said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet." And he said, "Go." Then one of them said, "Won't you please come with your servants?" "I will," Elisha replied, and he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. As one of them was cutting down the tree, the iron axe head fell into the water. "Oh no, my lord," he cried out. "It was borrowed." The man of God asked, "Where did it fall?" When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. "Lift it out," he said. Then the man reached out his hand and took it. Bless the Lord for the reading of His word. According to our text, sabi doon, yung mga student ni Elisha o yung mga prophets, napansin nila na lumiliit na yung place nila. So, what they did, they decided na maghanap ng kahoy, maghanap ng troso. So, sabi nila kay Elisha, nagparami sila na kay Elisha na payagan sila na kumuha ng troso. At ano gagawin nila sa troso? Gagawa sila ng panibago nilang tutuluyan.
panibago nilang bahay, kumbaga, panibago nilang school. Okay? But eventually, merong isang story ron na kung saan, alam natin, na kung saan yung axe head, yung ulo ng palakol, ay tumilapon papunta sa ilog. Cutting edge number one, the essence of the axe. When we say the essence of the axe, it means the basic and most important idea or quality of something. Ayun ang ibig sabihin ng essence, the most important idea. So, ano ba ang essence ni axe sa text natin ngayon? Tingnan natin. Sabi sa first one, the company of the prophet said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. So, yung company or yung school of prophets, lumalago sila, dumadami. So, yung place nila is maliit. So, kailangan ngayon lumaki. So, sabi sa verse 2, let us go to the Jordan where each of us can get a pole and let us build a place there for us to meet. And he said, go. So, nagsuggest yung mga students, punta po tayo sa Jordan River at kumuha ng pole, kumuha tayo ng troso ron at gumawa tayo ng sarili nating bahay o panibago nating panuluyan. Sabi sa verse 3, then one of them said, won't you please come with your servants? I will, Elisha replied. And verse 4, and he went with them, and sabi ron, they went to the Jordan and began to cut down trees. Ano ang ibig sabihin ng essence of the axe? Baliwala ang axe pag wala ang tree. Okay? I made a video na kung saan nagpapakita ng iba't ibang klase ng axe. So, iba't ibang klaseng function din ng axe. So, let's watch this video. Felling axe. It cuts across the grain of wood as in the felling of trees. In single or double bit forms of many different weights, shapes, handle types and cutting geometries to match the characteristics of the material being cut. More so than with, for instance, a splitting axe, the bit of a felling axe needs to be very sharp to be able to efficiently cut the fibers. Splitting axe. Used in wood splitting to split with the grain of the wood. Splitting axe bits are more wedge shape. This shape causes the axe to rend the fibers of the wood apart without having to cut through them. Broad axe. Used along the grain of the wood for precision splitting or hewing. Like the squaring off of round timbers and usually used in construction. Broad axe bits are most commonly chisel shaped, one flat and one beveled edge. It is for facilitating more controlled work as the flat cheek passes across the square timber. Mortising axe. It is used for creating mortises. A process which begins by drilling two holes at the ends of the intended mortise. Then the wood between the holes is removed with the mortising axe. Some forms of the tool have one blade which may be pushed, swung or struck with a mallet. Carpenter's axe. A small axe, usually slightly larger than a hatchet. It is used in traditional woodwork, joinery and log building. It has a pronounced beard and finger notch to allow a choked grip for precise control. The pearl is designed for use as a hammer. Adze. A variation of an axe featuring a head perpendicular to that of an axe. Rather than splitting wood side by side, it is used to rip a level surface into a horizontal piece of wood. It can also be used as a pickaxe for breaking up rocks and clay. Hatchet. A small, light axe designed for use in one hand specifically while camping or traveling. Hand axe. A small axe used for intermediate chopping, similar to hatchets. Yan, napanood natin ang iba't ibang klaseng axes. Yung mga function nila, yung paano sila dinesign. Typically, axes are designed to cut or shape wood. Kaya meron tayo ng felling axe, splitting axe, broad axe, mortising axe, carpenter's axe, adze, hatchet, hand axe. Yan. Sabi ko nga kanina, your axe can only be useful when there is a tree to cut down. The axe is useless without a tree. No tree, no axe. That's the essence of the axe. Baliwala ang palakol. Baliwala ang axe kapag walang punong patutumbahin. What's my point? My point is this. Baliwala ang axe mo kapag walang crisis.
Bali, wala ang gift mo pag wala ang crisis. Your gift is useful. Your gift is very useful in times of crisis. Ano ba ang crisis? Katulad ng nangyayari sa atin ngayon, may pandemic, mayroong COVID-19. This is a crisis. Na kung saan, sabi dito sa definition ng crisis, crisis are experiences that you did not anticipate or prepare for. Sino ba sa atin yung nakapaghanda talaga? Kaya kapag sinabing crisis, yung kumbaga hindi ka handa, bigla na lang dumating. Okay? But you have a gift that is very useful which you can use in times of crisis. Tandaan mo, meron kang gift. Meron kang axe na pwede mong gamitin sa crisis na to. Sabi dito, yung mga prophets, sabi sa text natin kanina, alam nilang lumalago sila. Although hindi sinabi ro na nag-pray ba sila, nag-fasting, they worship God, they praise God, hindi na nakalagay doon eh. But I believe, ginawa nila yon. Nag-pray, nag-fast, they worship God, nag-devotion, kasi napansin nila, uy, lumalago na tayo. Kailangan natin ng panibagong place na pagkasama-samahan natin o paglalagyan natin. But the problem is, nanatili lang ba sila mag-pray? Nag-fasting lang ba sila? Puro praise and worship lang ba ginawa nila? Ito maganda. Nag-isip sila ng paraan kung paano masosolusyonan yung problema nila. Ano ba yung problem nila? The place is too small for us. Anong solusyon? Kailangan gumawa tayo ng panibagong place. Ito maganda sa mga disciples or sa mga prophets na to. Hindi sila tamad. Hindi sila lazy. Okay? They have resolve na sa isip nila na kailangan gumawa tayo ng panibagong place natin. I want you to know this. Tandaan mo, tandaan natin, they are prophets. Hindi sila builders. Hindi sila carpenter. Hindi rin sila yung mga tawag doon, hindi sila yung nagpuputol talaga ng puno, nagpuputol ng kahoy. Pero naisip nila na gumawa ng sarili nilang place. My point is this. Sila ay mga prophets. Pwede naman nilang sabihin kay Elijah, magmilagro ka naman. Gumawa ka ng place natin, ng bahay natin. Magmilagro ka siguro, magtayo ng malaking place. Di ba? Pwede naman yan sabihin nyo, kasi si Elijah, grabe. Prophet yun. Sabi nga sa Bible, double portion ng anointing ni Elijah. Okay? Kung gaano karami ginawa ni Elijah na miracle, doble ang ginawa ni Elijah. Pwede naman gawin yun eh. Pwede sabihin nilang ganun eh. O kaya mag-pray na lang tayo, mag-fasting na lang tayo hanggang sa lumaki tong place natin. Pero hindi nila ginawa yun. Okay? Nag-isip sila ng paraan para lumago ang kanilang place. Pero isa ito isang punto. Hindi sila mga builders. Hindi sila karpintero. At ito, hindi rin sila siguro sanay magputol ng puno. Hindi nakalagay sa Bible. Kasi itong mga prophets na to, they are like our pastors. They are like our full-time workers, our cell leaders. Na kung saan, basically, ang thinking natin is sa church lang sila. Ang trabaho nila pang church lang. Okay? Siguro puro prayer lang dapat yung gawin yan. But this is the question. This is a very big question. What gives them the courage to tell to themselves to build their own place? Ano ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanila na tara, gawa tayo ng sarili nating bahay o sarili nating tuluyan or palakihin na natin itong place natin? Ano ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob ng iyon? Para sa akin, this is my point. And this is what I believe. Para sa akin, itong mga prophet na ito, yes, they are prophets, but I do believe that is not their gift. For me, being a prophet, siguro, it's a career. Pero ang gift, hindi yun eh. Naniniwala ako, in my heart, na itong mga propeto na to ay talaga mga karpintero. They are really builders. They are carpenters. Bakit? Hindi po madali gumawa ng bahay. Lalo na kung magsisimula sa isang troso. Kasi unang-unang problema, marunong ka bang magputol ng troso? Pangalawa, kaya mo bang gumawa ng bahay? Ang sarili mong tuluyan. Kaya naniniwala ko itong mga prophet na to ay dating magtutroso.
mga dating karpintero, dating builders. Kasi meron silang lakas ng loob, meron silang determination na solusyunan yung problema. Ano yung problema? Maliit yung lugar natin. Anong solusyon? Palakihin natin. Gumawa tayo ng panunuluya natin o sarili nating place to really live on o kaya magsama-sama tayo sa lugar na to. Ito ang ginawa ng mga prophets. Naniniwala ko nagpipray itong mga to. Naniniwala ko nagde-devotion sila. Naniniwala ko they really worship God with their whole heart. But the thing is, hindi nila tinapos hanggang doon lang. They use their gifts para saan? To use it para sa ministry. They use it to expand the kingdom of God. They use it para mahasa sila ng gusto. Okay, mahasa ang kanilang acts. They are not paralyzed because of the crisis. Some of us, kapag ganito may mga crisis, meron tayong sinasabing analysis paralysis. Nasubukan nyo ba itong nakaraang pandemic na to? Naranasan nyo ba yon? Yung gabi-gabi, iniisip mo, Lord, ano ba mangyayari bukas? Lord, buhay pa ba kami bukas? Lord, bahala na si Lord. I remember, noong mga nakaraang mga linggo, nakaraang mga buwan, hirap na hirap ako matulog sa gabi. Bakit? Ay, nako. Iniisip ko kung ano mangyayari sa kinabukasan. Not until na-realize ko parang I've been paralyzed with the situation. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Analysis, paralysis. Nakalimutan ko na meron akong gift. Nakalimutan ko na meron akong dapat gawin. Nagpipray ako, nagde-devotion ako, I read the Word of God, pero parang walang nangyayari. I forget the essence of my acts. Nakalimutan ko yung gift ko. Pero itong mga disciples na to, itong mga prophets na to, ay hindi. Ibang klase sila. They use their gifts para masolusyonan ang kanilang crisis. May sinabi si Miles Monroe, si Dr. Miles Monroe, sa isang libro niya, sabi ron, "The greatest failure in life is being successful in the wrong assignment." Ulitin ko, sabi niya, "The greatest failure in life is being successful in the wrong assignment." Grabe yun. Di ba? The greatest failure daw is yung maging successful ka sa wrong assignment. Ano bang assignment mo? Kagaya na itong mga prophets na to, I do believe they are prophets. They are being trained to become prophets. Pero hindi ayun, ay, sa akin lang to ha, hindi ayun talaga siguro ang assignment nila. Okay? So, meron pa sila talagang mas malalim na assignment. Okay? Which is yung gift nila. And in this text, nakita natin, ginamit nila yung gift na yun. Ginamit nila yung assignment na yun. I remember si Pastor Pabs, ng mga nakaraang mga messages niya, lagi niya sinasabi yung work at saka job. The difference ng work at saka job. Okay? Sabi niya noon, your job is what you were trained to do. But your work is what you were born to do. Di ba? Sabi niya noon, your job is what is your career. But your work is your life assignment. Your job is your skill. But your work is your gift. Ayan ang work natin. Yung gift natin. That's the work. Okay? You can be fired from your job. But you can never be fired from your work. Yan. Sa atin, siguro, ito, dilemma natin ngayon eh. Marami sa atin siguro walang trabaho. Dumating ang pandemic crisis, dumating ang COVID-19, nagsaraduhan ang mga kumpanya, maaring isa ka sa mga na-retrench, isa ka sa mga nawalan ng trabaho. Okay? Pero sabi dito, you can be fired from your job, but never from your work. Kaya, I do believe, alamin mo dapat yung work mo. Alamin mo dapat yung gift mo. Kasi you will never be fired from your work. You can retire from your job, but you can never retire from your work. And isa pa, jobs are temporary. Work is permanent. Okay? Kagaya na itong mga prophets na to. I do believe they are still prophets. And that's their job. But they work, meron silang giftings. Meron nakatago sa kanila. And that is permanent. Sabi nila, may problema tayo, maliit ang place natin, may solusyon. Ano solusyon? Let's build. Okay?
Hindi ito sinasabi natin cutting edge. Always remember that your crisis will exhibit your gift. Okay? Ilalabas ng crisis na to kung anong gift meron ka. Pipilitin ilabas ito sa'yo. Pero ang problema, kapag hindi mo pa nadidiscovery ang gift mo, ayun lang ang problema natin malaki. But I do believe this crisis helps you to discover your gifts. Kasi kailangan ilabas yan. Crisis will place demands on your hidden potential. Ilalabas talaga yan yung mga potential mo. Ako nga ay, marun pala ako mag-vlog. Kanaay mo, naagawa ko ng YouTube page. Siya nga pala, subscribe naman kayo. Please like and subscribe my YouTube page. Okay? Crisis creates opportunity for creativity. Ayan. So, because of this crisis, naniniwala ako marami naging creative, naging productive. Okay? I remember mga posts ngayon sa Facebook, iba't ibang klaseng negosyo, iba't ibang klaseng racket, iba't ibang klaseng diskarte ang lumabas. Kaya I would like to shout out sa mga delivery boys natin dyan. Kagaya nila Junior, yan, sila Junior Caro, sila Clave. Yan, I remember nung birthday ni Weng, si Junior nag-deliver ng cake at ng tinapay. So, merong gift na nakatago. Si Clave, nagpupunta sa bahay, nag-deliver, nagpadala ng pandesal from Dana. Thank you, Dana. Okay? May mga delivery boys. Lumabas yung mga diskarte. Ano pa? Sa Facebook, naglabasa ng mga online seller. Dati, ang mga online seller natin, sila Osang, sila Dayan. Pero ngayon, nandiyan na rin sila Victor, sila Roderick, si Renny, nag-online selling na rin. At ito pa, isa nakakatawa, si Pipay. Sipi mo, ang bata-bata. Pero naisipan niyang mag-online selling at tulungan ng kanyang nanay. Okay? At marami pa dyan na online seller. Si Jeff, nagbablog na. Diba? Si Ronald Principe rin, tsaka si Dayan, nagbablog na kanyang mga niluluto. Okay? So, ayan ang tinatawag natin yung mga gift na nakatago. Hidden potential. And because of crisis, lumalabas yung mga bagay na yan. Ano pa, sa online Sunday service natin, alam nyo ba ang paggawa ng video na to or yung mga ginagawa natin every Sunday ay napakahirap. Kaya shout out din sa mga online video editor natin. Sa mga gumagawa ng videos natin na to every Sunday sa music team, sa info team. Okay, maraming salamat sa inyo. Yung effort na binibigay nyo ay talagang commendable. Kaya shout out sa inyo. Ito ang nagagawa ng crisis. Ito ang nagagawa ng puno. Kapag ang puno nakaharang, kung kailangan puturin, kailangan talaga ng axe. Kapag kailangan mo ng bahay, kailangan mong putulin yung puno. At paano po putulin yung puno? Kailangan mo ng axe. Kailangan mo ng gift. Every crisis, kailangan ng gift. Pag walang crisis, tsak ang gift nakatambay. Tignan mo, pag walang punong puputulin, saan nakalagay yung axe? Nasa isang tabi, nasa sulok lang. Pero kapag merong puno na kailangan putulin, lumalabas yung axe, lumalabas yung gift. I remember sabi ni John F. Kennedy, sabi niya ron, the Chinese used 2 brush strokes to write the word crisis. 1 brush stroke stands for danger, the other for opportunity. In a crisis, be aware of the danger, but recognize the opportunity. Yan, sabi ni John F. Kennedy. Pansinin mo mga Chinese. Ang Chinese, kapag nakakita ng problema, ang tingin nila, opportunity. Kapag nakakita ng dilema, pagkakataon to, negosyo to. Di ba? Agaya ngayon, may COVID-19, ano mga pinagbebenta ngayon online? Face mask. Yan. Yung mga alcohol in demand. Face shield. Yan, naglabasan lahat yan. Opportunity. Yung mat, so, disinfectant mat. Grabe. Dati, makikita mo sa Facebook, cellphone. Nakikita mo yung mga iba't ibang produkto. Pero ngayon, naging health conscious. Nauso bigla yung mga vitamins. Yan. So, opportunity. Kaya sa iba, ang tingin problema. Pero sa kanila, ang tingin nila, pera. Opportunity.
out of crisis comes your opportunity. What we see as a crisis, God sees it as an opportunity to grow. Ano ba tingin mo? Problema ba talaga o opportunity? It is important to be able to see opportunities and to seize them in times of crisis. Kailangan i-seize natin, yung opportunity nitong mga sitwasyon na to. That's the only thing to do. Crisis, nandiyan na. Wala na tayong mga gawa dyan. Harapin na lang natin. Pero may opportunity tayong kailangan gawin. Gamitin natin yung gift para mapagtagumpayan natin tong crisis na to. Again, uulitin ko. No tree, no axe. Kung walang punong puputulin, bali wala ang axe natin. Ganun din sa buhay. Kapag walang crisis, bali wala ang gift. Kaya merong crisis, I believe, kasi merong kang gift. Kaya kailangan mo ilabas yung gift mo. Kailangan mo ilabas yung hidden potential mo. Lalo na ngayon, kailangan na kailangan natin ngayon yan. Kailangan ka ng bansa mo. Kailangan ka ng taong katabi mo. Kailangan ka ng tao. And we will now go on to point number 2. On the cutting edge number 2 is the dullness of the axe. Sabi sa verse 5a, as one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. So yung head daw nung axe ay lumipad at pumunta sa water, sa tubig, sa ilog. So, bakit kaya lumipad? Okay? So, posibleng mapurol? Okay. Ano ba yung mga reason kung bakit lumipad kaya yung axe head? So, number one reason na nakikita ko rito is the edge is already dull. Talagang mapurol na siguro yung dulo, yung edge niya, yung talim. If the axe had been sharp, it would have plunged into the heart of the tree. Di ba? Kung matalim talaga yung axe, kung talagang yung edge niya ay sharp, eh talagang pag pinalo yan, pak! Talagang kakapi sa puno. Pero pag ito ay mapurol, eh talagang tatalbog lang yan. Okay? Papunta sa river, sa Jordan River. Sabi ko kanina, itong mga prophets na to ay mga carpenter, mga builder. Pero bakit itong isang to, eh parang hindi ata builder, parang hindi ata carpenter. For me, siguro itong isa na to is bata pa. Siguro isa siya sa mga pinakabagong membro nitong School of Prophets na to. Isa siya sa pinakabago, and I do believe being isang bata, inexperienced, eh baka hindi ito yung gift niya. O kaya hinahasa pa niya itong gift na to. Pinag-aaralan niya pa siguro itong gift na to. Okay? So, maybe he's the youngest of the group and does not know how to use an axe. Or maybe he's not like the others who are master builder. Okay? Kaya, point number one, malamang siguro mapuro na yung axe. O siguro bago niya ginamit yung axe, eh hindi niya muna in-inspect na maigi kung ito ay matalim. Okay? Pero hindi naman basta-basta lilipad yung axe head. Hindi basta-basta. And here goes my point number 2. The edge is not created for felling cut. Ito ang isang posibleng dahilan para sa akin. Bakit? Kasi sabi sa Bible, sa NASB, but as one was felling a beam, hindi sinabi ng just, hindi lang basta sinabing cutting a beam or cutting a log. Sabi, felling a beam. Pag sinabi natin felling cut, gaya na diniscuss natin kayo na sa video, pag sinabing felling the tree, is yung palo ng axe is paganyan. Yan. Paganyan. Eh baka mamaya, yung ginamit niyang axe head ay hindi design para sa felling. Baka mamaya, yung axe head niya ay para sa splitting. Okay? Or for curving, or for mortising. Pero sabi sa text natin, sa verse 5, kailangan felling. Kapag ang isang palakol ay hindi naka-design sa felling cut, talagang pupurol nga yan at posibleng tumilapon. Okay? That's the difficulty nitong axe na to. Kapag maling palakol ang ginamit mo, hindi mapuputol. The first reason is malamang mapurol na talaga yung axe. The second reason is mali yung design ng axe na baka ginamit yung axe ay hindi pang felling. Okay? The third reason is this. The edge has become dull over a period of time. Siguro, itong prophet na to ay talagang marami na siyang puno na patumba. Marami siyang puno na cut.
Pero over the period of time, syempre, ano nangyayari sa axe mo? Unti-unting pumupurol. Okay? So, ano ang dapat gawin? Pag unti-unti pumupurol, kailangan ng hasain. Okay? Lagi mo natandaan, lagi natin tandaan to, na yung axe ay hindi basta-basta mawawala sa body or sa handle at lilipad. Okay? And the same way, ako, kung ako man yung gagamit ng axe, syempre, una kong i-check yung head. Kung naka-fix, kung hindi mauga, kung talagang steady. At bago ko to ihataw, bago ko gamitin, eh, talagang carefully check. Okay? But I do believe this guy, this prophet, chinek niya lahat yun. Okay? Malamang sinabihan din siya ng mga kasamahan niyang prophet, oh, check mo muna yung handle, check mo yung head kung talagang firm. And siguro, sabi ko nga, and this is my opinion, the reason kaya lumipad yung acid ay hindi talaga mapurol na on the first place. But I believe on the sa simula pa lang matalinto. Pero from as time goes on, habang ginagamit mo, unti-unting pumupurol. Kaya I do believe doon lumipad yung acid. Ano ang gusto kong ipunto rito? The greatest enemy of progress is your last success. Siguro, feeling niya sa dami na napatungman niya ng puno, madali na to, sisiyo na to, kayang-kaya ko yan. Habang tumutumba ang isang puno, next! Pag tumumba ang isang puno, next! Yan. But hindi niya napansin na habang hinahataw niya yung palakol niya, ay unti-unting pumupurol ang kanyang axe. Unti-unti pumupurol ang kanyang edge. Ganon din sa atin. We may have little victories or big victories, but let us not be confident enough or maging confident na, hindi, kaya ko yan. Kaya ko yan. Sabi sa Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. But wisdom brings success. So, kagaya nitong prophet na to, siguro marami na siya napatumbang puno. Pero he never realized na unti-unting pumupurol na yung kanyang accent. Unti-unti pumupurol na yung kanyang edge. Kaya ano dapat gawin? Hasain ulit. Sabi sa Proverbs 20:29, the glory of young man is their strength and the splendor of old man is their gray head. Sometimes, kasi pag bata ka, feeling mo, kayang-kaya ko to. Kayang-kaya ko to. I can do this. Ayan. Yung mga bata, medyo malalakas ang loob. Okay? Kaya ko to, kaya ko yan. Malalakas ang loob. Okay? But then again, sabi nga dito sa Proverbs na to, the glory of young man is their strength and the splendor of old man is their gray head. Ano ibig sabihin yung wisdom? Kailangan natin ng wisdom. Na every time may tumutumbang puno, kailangan hasain. Every time na may victory, meron kang success in life. Never be confident or maging mag-boast ka because of yourself. Magaling ako, ganyan-ganyan. No. Okay? Kasi later on, unti-unting mawawala yan. Kailan mawawala yung talim mo? Kailan nawawala yan? Isa para sa akin, one of the reason kaya nawawala yung age natin is the moment you stop depending on God. Kapag hindi ka na nag-pray, kapag hindi ka na nag-devotion, kapag hindi ka na umaati ng Sunday service or ng cell group mo, bakit? Yung dependence mo sa Lord is unti-unti na nawawala. Feeling mo, I can survive without God. I can do it alone. Okay? And what will happen kapag gano'n nangyari? Unti-unting pumupurol ang iyong axe. Kagaya ni Samson. Si Samson, merong gift na binigay sa kanya ang God. But ano nangyari sa story? Because of his continuous disobedience, unti-unting naging dull ang kanyang axe. Sabi sa Bible, our gifts are irrevocable. Hindi inalis ni Lord yung gift kay Samson. Nandutong pa rin. But the problem is, nagiging mapurol. Hindi na kasi namamaximize. Hindi na nagiging sharp. Ganun din sa atin. If your axe, yung edge natin ay hindi natin ginagamit sa tama, or nagamit natin sa ibang bagay, I do believe ito ay unti-unting magiging dull. But kung ito ay papagamit natin sa ating Panginoon, I do believe habang ginagamit natin yan para sa Lord, lalong tumatalim yan, lalong humahasa,
lalo nagiging sharp yung edge mo. Bakit? Kasi ang purpose niyan ay ginagamit mo para kay Lord. Number 3, on our cutting edge, that will be the guardian of the axe. Sabi sa first 5b, "Oh no, my Lord," he cried out, "it was borrowed." Yung axe daw niya ay hiniram lang niya. Anong ibig sabihin niyan? Hindi siya ang may-ari ng axe. Ganun din sa life natin. Yung axe head mo, yung axe mo, yung gift mo, ay hindi sa iyo. Pinahiram lang sa atin ni Lord yan. Yung gift mo, kung ano man yung skills meron ka, kung ano man talent meron ka, magaling ka man sa computer, magaling ka sa programming, magaling ka sa sales, magaling ka magbenta, magaling ka sa management, sa leadership, sa service, ano man merong gift meron ka. Ayan ay pinahiram na sa inyo, Lord. Never ever think na pinanganak ka talagang magaling. Kasi may mga taong gano'n na feeling nila, galing-galing ko. Okay, gift ko yan eh. Hindi ako nahihirapan pag ginagawa ko yung bagay na yan. Always remember na yan ay pahiram lang. You just borrow that axe. And the good thing with that, pag na-realize mo na ito ay pahiram lang, alam mo na balang araw isusoli mo rin to. Okay? Balang araw isusoli mo rin yung axe na yan. And that's the point that I want to share with you. Balang araw you will meet God and He will ask you, nagamit mo ba yung palakol ko? Nagamit mo ba yung palakol na binigay ko sa'yo, na pinahiram ko sa'yo? Nagamit mo ba sa tama? Nagamit mo ba para sa kalubalhatian ko? Nagamit mo ba para sa iba? Nagamit mo ba in times of crisis? But the problem is, baka hindi mo nagamit. Or hinayaan mo lang. Or tinago mo lang. Or inangkin mong sa'yo. Nawa, ma-realize natin sa text na to that your gift, your axe is not yours. We are just stewards. Okay? Ipinagkatiwala lang sa atin. We are just guardians of the axe. Yung axe mo ay hindi sa'yo. Hiniram mo lang yan. Pinahiram lang sa atin yan. Okay? Anong ibig sabihin punto rito? Kanino gagamitin yung axe na yan? Yung gift mo. Saan mo magiginagamit yan? Sa ministry? O sa mundo? Siguro yung axe head mo ay ginagamit na ng mundo or inabuso na ng mundo. But I want to encourage you right now that you use it for God. You use it for the glory of God. Siguro kung magaling ka sa computer, I invite you to join the info ministry. Kung ikaw ay magaling sa video editing, I invite you to go to info ministry. Kailangan nila yung mga taong, like ngayon, kailangan nila yung mga taong marunong mag-edit ng video. Okay? Marunong sa computer, sa campaign, sa pag-promote. Okay? So, kung anumang gift meron ka, kung anumang axe meron ka, I want you to use it for the glory of God. You go to your cell leader, you go to our pastor, or kung sino mang mga ministry head, you go and volunteer. The reason kaya binigyan niya yung axe na yan is for the expansion of God's kingdom. Okay? For changing the world. Okay, for with a purpose, okay? The purpose is to really bless God through your gifts. And that's the meaning of the guardian of the axe. We are just guardians. Okay? We don't own the axe. We are just guardians. Number 4, the elevation of the axe. Sabi sa verse, the man of God asked, "Where did it fall?" When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Grabe itong text na ito. Napakaraming insight. Anong ibig sabihin? Sabi rito, the man of God asked, "Where did it fall?" So, bakit itong prophet na to ang pinuntahan ay si Elisha? Ikaw, kapag nawala yung axe mo, kanino ka pupunta? Or better, kapag nawala yung axe mo, ano ang gagawin mo? Ako? Pag nawala yung axe ko, ano mo ang gagawin ko? Ay, lalagoy ko sa ilog para kuhanin ko yung palakol. Ang bihira, hindi na nga akin, tapos mawawala pa. So, ang gagawin ko, i-retrieve ko. Kagawa ko ng paraan para maibalik. Okay? Kaya, number 4 is the elevation of the axe. Kailangan maibalik yung gift. Bakit kailangan maibalik yung gift? Kasi hindi ikaw ang may-ari. Okay? Hindi ikaw may-ari. Ito ang tanong, bakit si Elisha? Sa dami-dami ng pwede puntahan, bakit si Elisha ang pinuntahan niya itong prophet na to? Well, Elisha represents the man of God.
or most ano, mas matindi pa diyan, Elisha represents God. In our times, so what we can do is kapag nawala yung axe natin, yung accent natin, nawala yung gift natin, what we need to do is you go back to God. Okay? Bakit? That's the only thing that we can do. Let's go back to God and ask Him na, Lord, nawala ho yung gift ko. Nawala yung accent. Lord, kailangan maibalik. Ayun ang kailangan natin gawin. Bakit? Si Lord ang nakakaalam ng gift mo. Kasi siya ang nagbigay niyan. Siya ang nagpahiram sa atin yan. Okay? Na kailangan ma-recover. Okay? Yung gift na yan. Baka nga may ari netong axe na to ay si Elisha. Okay? Hindi lang siguro alam netong prophet na to kung kanino niya hiniram yun. Baka talaga may ari is si Elisha. But anyway, hindi nakalagay sa text. But the thing is, the man of God, ang talagang solusyon natin kapag may problema, you always go back to God. Okay? Ang sabi pa rito, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Sa ibang translation, nakalagay doon, and made the axe head swim. Grabing himala ito, no? Saan ka nakakita na ang palakol o ang isang bakal ay lumulutang? Sa King James, nakalagay, and the axe head swim. Lumangoy talaga. Ibig sabihin nung hindi lang basta lumutang, kundi nag-swim, lumapit at punta sa kanila. Okay? Ano ginawa ni Elisha para lumutang yung palakol? Yung axe head, sabi rito, Elisha cut a stick and threw it there. Napaka magandang symbol ang ginawa ni Elisha. Kumuha raw siya ng stick ng isang kahoy at inihagis sa ilog. You know what? Para sa akin, that represents Jesus Christ. That represents the tree. Okay? Para mailabas o lumutang ulit yung axe head natin, yung iron na yan, we need to go, really go back to God. Oh God, di ba? The stick represents, I believe, the cross of Calvary, the cross of Jesus Christ, na siya lang talaga ang paraan para manumbalik or magkaroon ng lumutang ulit yung axe head natin. Okay? Pabalik sa atin. And kahit anong gawin mo, kapag nawala na yan, mahirap ka nang ma-recover yan. But through the help of Jesus Christ, may ibabalik niyan. Kaya nga mapapansin dito, tinanong ni Elisha, the man of God, where did it fall? So, ibig sabihin, alam mo kung kailan nawala or saan nawala ang axe head mo. Kaya kapag nawawala yan, I do believe alam mo kung kailan nawala yan. And for me, a lot of times, ang possible reason dyan is when you have sinned, kapag nagkasala tayo. Okay? Kapag nagkasala tayo or yung talent natin ginamit natin sa hindi tama, I believe meron kang puno ngayon sa harapan mo na kailangan mong patumbayan. Pero hindi tutumbayan ng tititigan mo lang. Kailangan mo ng axe. Kailangan mo ng cutting edge. And the only thing na malalaman mo ang cutting edge mo is the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kailangan tanggapin mo siya sa puso mo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Kasi that's the only then you will discover yung cutting edge mo. Okay? Kung sakali man, alam mo yung cutting edge mo, alam mo yung gift mo, pero hindi mo na ma-maximize, hindi mo nagagamit, or nawawala yung hasa, or wala na siyang talim. Again, you need to go back to the Creator. You need to go back to Jesus Christ. Kasi siya ang makapagturo sa iyo kung paano tatalim ulit ang iyong cutting edge. And right now, there's this prayer, a prayer of acceptance. It's an A, B, C, D. A, you need to admit that you are a sinner. B, believe that Jesus Christ is our Lord and Savior. C, you need to confess Jesus Christ to come into your heart. And D, you need to decide right now. And this is a prayer of acceptance. This prayer, I do believe na kapag binanggit mo tong prayer na to at sinabi mo na yung buong puso, God will do something for you. Let's pray. Lord, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. At tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa pintuan ng aking puso. At baguhin niyo po ako. Gawin niyo po ako isang anak na sumusunod sa kaluluwa mo. Sa araw na to, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking buhay.
Ako na lang po mananalangin. Lord, in times of this crisis, there are times we are being paralyzed. There are times hindi namin talaga alam ang gagawin namin. But God, open our eyes, oh God, that we may see what's happening around us. And Lord, open our eyes na makita namin yung mga gifts namin, na ma-discover namin yung mga gifts namin sa mga panahong ito. Lord, kung ang mga gift namin, yung mga access namin, Panginoon, ay mapurol, hindi na sharp, dull na, oh God, we pray, and Lord, we come to you in faith, na Lord, palutangin niyo po ulit ito. Lord, ibalik niyo po muli sa amin yung axe head namin. Ibalik niyo po sa amin ito at magamit po namin ito sa pang-araw-araw po namin struggle sa buhay nito. And Lord, continue to renew our mind that we may see yung mga opportunities na nasa paligid namin. May we see them at mag-grasp namin at Lord, that we may seize every opportunity. O Lord, na Lord, alam po namin na ang plano niyo sa amin ay talagang, sabi sa inyong salita, the devil came to steal, kill, and destroy. At ito po yung nangyayari sa amin ngayon. But you, O God, came to give us abundant life. At ito ang kakaiba, Panginoon, sa mga anak mo. You have given us an axe, Panginoon, na patumbahin ang mga puno sa buhay namin. Panginoong Jesus, mawalhati ka, mapagpala ka, sa sitwasyong ito, madakila ka. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, nakita po natin yung cutting edge natin. Number one, sinasabi natin, the essence of the axe. Number two, the dullness of the axe. Number three, the guardian of the axe. And number four, the elevation of the axe. Nawa, sa umagang ito ay meron po tayo natutunan. Mapagpala po kayo ngayong umagang ito. Marami po salamat.